Luzon, Visayas, Mindanao. Maganda pa kayo sa umaga, mga kaibigan. Ako po ang inyong guwapong kaibigan sa impapawid, Willie Espiritu po, ng inyong programang For Your Information. And before we start our topics for today, let us pray. Father God, thank you, open our eyes to see where you would lead us. Awaken our eyes. Hello, mic test. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako po ang inyong guwapo, Willie Espiritu ng inyong programang For Your Information. Okay po ba ang aking audio dyan, mga kaibigan? So before we start, let us pray. Father God, thank you, open our eyes to see where you would lead us. Awaken our ears that we would hear your voice guiding us. Inspire our mind that we may comprehend your love for us. Soften our heart that we would offer grace to those we met. Thank you, Lord Jesus. Bless us and forgive us. In Jesus' name, amen. Ang yung mga nakamonitor, mga kaibigan, baka hindi ko kayo mabate, hindi ko masyadong kilala yung inyong picture na lumalabas. Bumati po kayo at mag-text, mag-ano lang kayo diyan sa pinanonood din yung FB. Sabihin niyo lang, "Hi, I'm ganito watching." No? Thank you so much for watching, Mr. Perfecto Bordalio. Oh, good morning. At mabuhay ka at sa inyong lahat. Ito, maganda ho yung ating topic, ano? Basta ang lagi po nating slogan ay isa lamang. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, marami pong dahilan. Oh? Ngayon, ang usapin eh, bakit po ba tayo kinakailangan bumoto ng presidente? Bakit tayo kinakailangan bumoto ng senador, congressman, mayor, councilors? Oh, yan muna, ha, mga kaibigan. Alam mo ninyo ang yung napaka-importanting bagay na yan. First and foremost, good morning sa aking pinakamamahal na asawa, yung aking pinakamagandang asawa, si Maureen at Bingkula Espiritu. Thank you for watching sa lahat, sa inyong lahat. Ano? Ang essence ng pagboto ng Pangulo, ano? Yan po yung tinatawag natin na leader natin ng bansa. Ha, kinakailangan ng Pangulo mo makatao. Ha? Hindi abusado. Ha? Hindi whimsical, hindi capricious. Yung capricious means magbibigay ng suggestion sa sambayan ng Pilipina, sa sambayan ng Pilipino, dadapwat, subalit yung kanyang ini-impose mas maraming nasasaktan dahil lang sa kanyang kagustuhan. Oh, kaya kinakailangan maingat na maingat po tayong pipili ng ating pangulo. Ano ho? Oh, ikalawa, bakit tayo pumipili ng ating senador, congressman, mayor, tsaka yung ating councilors? Yan po yung mga lawmakers natin. Hindi ho tayo pwedeng gumalaw, ano ho, o gumawa ng isang bagay nang walang kaukulang batas. Kung ang batas ay nagbabawal, kinakailangan iniiwasan ng sambayan ng Pilipino. Ano? Ngayon, yung iboboto nyong senador, ha, mga kaibigan, tandaan po natin, yung iboboto nating senador, congressman, at councilors, kinakailangan may pakinabang. Ha? Kinakailangan alam niya yung kanyang ginagawa, bakit siya nag-senador, nag-congressman, at nag-konsyal, hindi yung nagkakamot lang ng puwet. Ha? Hindi yung mukhang hampas lupa at palamunin natin na wala namang ginawa doon sa kongreso, sa konseho. Ha?
o sa Senado na kung hindi magpa-picture taking at magpagandang lalaki. Ho? Kaya ang lagi nating tatandaan, ang bagay po ditong kanta ay ito, ha? Kinakailangan, ha? Bibigay ko muna sa inyo ang magandang awitin na nalalaman natin na kinakailangan tayo ang nagbabanta dun sa tumatakbong senador, congressman, councilor, mayor at presidente. Ito po yung bagay na bagay, ha? Ha? Bubunihin natin yung mga yan. Maraming salamat kasamang Charlie Price sa napakaganda mong awitin. Alam mo ninyo mga kaibigan, kung ang pangulo mo at kung ang kongreso mo hindi iniisip ang kapakanan ng sambayanang ng Pilipino, wala po, lahat po tayo maghihirap, no? Kaya maraming salamat Charlie Price. Yan. Sinasabi natin, good morning Josephine Roquero. Good morning Sir Willie, blessed Tuesday. Keep safe always and take care of your health. God bless and God first. Thank you so much sa inyong lahat. Ano ho? Una, ang senador mo at ang congressman mo or even your councilors, kinakailangan alam nila kung ano yung ikakrap nila o ano yung gagawain nilang batas. O, kinakailangan alam ho ng hinalal mong congressman, ha? Hinalal mong konsehal at hinalal mong senador. Alam niya kung ano ang batas na ipaglalaban niya sa plenary session ng Kongreso, ng Senado at ng Konseho. O, maliwanag ho yan. Ikalawa, kinakailangan i-avoid yung abuso. Ha? Gagawa ka ng batas yung to avoid abuse of power, ha? And against the people, against sa mamamayan. Ikatatlo, kailangan to prevent, ha? And legalize and fair justice. Yan po. Napanood ko na yan now, sir. Magaling talaga si Sir Charlie. Ang ganda. Alam mo ninyo, maraming magagandang kanta si Charlie. Charlie Pry. Halimbawa,
ano po ba ang mga pangunahin nating hinaharap? Ha? Ano po ba ang mga pangunahin nating hinaharap? Unang-una, ha, yung oil price hike, yung pagtataas ng gasolina. Ngayong araw, magtataas na naman, 26 yata o 27 na beses na sa loob ng isang taon. Itong pagtataas na ito, oh. Ikalawa, yung illegal vendors at yung tinatawag nila mga vendors, they call them illegal vendors. Ha? Paano hindi magiging illegal vendors? Hindi gumawa ng mga karampatang batas eh. No? Kinakailangan yan. May specific place na binibigay ang mga konsihal o ang munisipyo o ang mayor. Ha? Dapat pinapakinabangan ng gobyerno. To legalize them, ha? Eh, kinakailangan nagbabayad din sila ng taxes. Hindi ho ba? Pangatlo, yung food price control. Hindi ho ba? Pangunahin natin problema yan. Bakit pabago-bago ang presyo ng pagkain na bilihin natin? Kinakailangan iwawasto nila ang pagkilos ng DTI, ng Department of Agriculture, yung mga manufacturer. Kasama na rin yan yung DPWH na yan at yung Department of Transportation. Yan, magkakapatid ho yan patungkol doon sa food price control. Kinakailangan kumikilos din yung Department of Energy, yung Energy Regulatory, katulad po ng problema natin sa ating mga communication, sa ating mga cellphone, sa mga text, sa mga wifi po natin, sa internet connection natin. Kinakailangan alam ng mga gagong congressman mo, ng mga siraulo mong konsihal at mga bobotic society mong senador na napapapayaan nila yan. Pangunahing kailangan ng mamamayan yan eh. Babaybayin ko po kung ano mga kasalanan at ano ang dapat na gawin batas yan. Ano ho? Department of Communication, ha? Yung mga cell sites, hindi ho ba? And at the same time, importante rin po na tayo ay mayroong edukasyon. Ha? Janet Portalesa, Ohayo gozaimasu, minasang sa Japan. Magandang umaga. Ano si Angelet Makatono, good morning. Unahin natin itong oil price hike. Imaginin mo, 26 o 27 beses sa loob ng isang taon, wala pa tayong Disyembre, nasa September pa lang tayo. Bukas makalawa o sa isang linggo, tataas na naman yan. Tapos bukas sa makalawa, bababa. Pag baba, hindi naman katono. Halimbawa, nagtaas ng piso, hindi naman bumababa ng piso eh. Nagtaas ng piso, bababa ng 50 sentimos. Kaya naguhurumintado pati mga taxi driver, pati mga jeepney driver, pati mga bus drivers natin. Hindi ho ba? Pati nga LRT natin eh. Pati mga NLEX natin, yung mga highway. Ano ba ang susi? Ano ba ang paraan? Dapat yung senador mo, no? Yung congressman mo, national issue eh. Ha? Yung Senate and Congress mo, hindi bobo, hindi tatanga-tanga, mga kaibigan. Ano bang paraan? Halimbawa, sabi natin eh, ang gasolina, ang diesel, ang langis, ang kerosene, o yung LPG natin, no, ginagamit natin araw-araw na pagka nagluluto tayo, taas ng taas. Hindi mo naman, kada taas niya, nababawasan yung budget mo sa pagkain, kahit na sa negosyo. Ha? Di ba? Si Police Magdaye, magandang umaga, nanonood din siya. Maraming salamat. Alam mo ninyo,
susi eh, ano bang paraan? Halimbawa, 50 pesos ang isang litro ng diesel. Diba? Kung nagtaas ka ng piso, di gawin mong 51 o 52. Diba? Kung ginawa mong 52, dapat yan nakapako na. Hindi na pwedeng mapalitan halos yan. Oh. E paano tumataas sa merkado eh? Tumataas doon sa iba yung dagat na binibilihan ng gasolina at langis eh. Hindi ho problema yun. Kaya mo dinagdagan ng piso o 2 piso, yung 2 piso, ilalagay mo yan doon sa stabilization funds na tinatawag. Iniipon yan per liter. Lahat ng gasolinahan. Yung 50 pesos, meron na hong tax yun eh. Yung tax noon papasok sa gobyerno. Yung 2 pisong itinaas, iniipon ho yun. Ngayon, pag tumaas ang pagbili mo ng gasolina, diesel, langis, o anumang petrolyo, imbis na mahirapan yung mamamayan, yung PNOC natin, yung Philippine Refining Company natin, yung nakasasakop nitong langis at gasolina, yung inipon mong pondo, yun ang idadagdag mo na ipambibili mo ng gasolina o langis. Hindi naman ho individual bumibili sa Saudi Arabia yung mga gasoline station natin eh. May dinadaanan yan eh. O, yung dealer ng gasolina, langis, ng ganyan, may pinagkunan sila doon sa pagtaas. Di ba? Tumaas sa hindi tumaas yan, meron kang inilalagay na pondo. Halimbawa, 1 million. O, halimbawa, 1 million ang nagpapakarga ng gasolina. O di, halimbawa, 1 milyong sasakyan yan. E, ilang litro ba ang pinakarga? 20 litro. O, 2 pesos times 20 liters. O, di, times 20 yan. Lalaki ho yun. Makakaipon sila ng pondo pantakip doon sa pagbili ng gasolina nung dealer ng gasolina. Hindi ho yung kada taas ng pagbili sa Amerika, kung saan, o sa Saudi Arabia, o kung saan lupalop binili yung krudong yan, eh, ang sasalantain mo yung nagbebenta sa atin directly. Di ba? Kasi nung araw, ipinag-iita natin na magkaroon ng oil deregulation. Ano yung oil deregulation? Ito po ang nagbibigay karapatan sa sino man na may kinalaman sa pagbebenta ng gasolina, langis, krudo. Ha? Kung knowledgeable ka doon sa business na yan, meron ka ngayong kakayahang mag-apply ng gasoline station mo. And you have the right to choose what particular name na ilalagay mong pangalan ng gasoline station. Bakit ito nilagyan ng deregulation yan? Dahil nung araw, tatatlo o apat na kumpanya lang ang kumukupo niyan. Yung Petron, yung Caltex Philippines, Tatlo lang, nung araw tatlo o apat lamang. Ngayon, ang dami na, di ba? May Phoenix, may iba-ibang marami na eh. Kasi lumawak po ang competition. Ngayon, magtataka kayo, bakit ang gasolina, halimbawa ang diesel, dito sa Maynila, 54. Magpakarga ka ng gasolina dun sa Lubao, Pampanga, o kaya dun sa Bataan. Diyan sa Cavite, magpakarga ka ng krudo o kaya gasolina. Tignan ninyo ang layo ng agwat. Dito, 54 sa Maynila, doon makukuha lang ninyo ng 49 o 47. Bakit? Kasi kinakailangan nagkukumpit sila
ng pababaan para makakuha sila ng customer. Hindi yung nagko-competition sila, pataasan at ang pinahihirapan, yung may-ari ng sasakyan. Ngayon, kung nasasaktan ang may-ari ng sasakyan, halimbawa, nagtaas ng gasolina, magtataas ba ng pasahe? Diba, kalimitan, naguhurumintado yung mga jeepney drivers natin, yung mga taxi driver natin, or even the bus drivers, nasasaktan sila. Kasi, mas malaki yung ginagastos nila doon sa krudo o sa gasolina, at mataas yung kanilang ipinambibili. Nagtataka ako eh. Bakit mukhang naging siraulot, naging tanga yung ating congressman, yung ating senador? Bakit nawala sila ng saysay sa usaping ito? Nakita ho ninyo ang difference? Kaya, kinakailangan, pag pumili ka ng senador, pumili ka ng congressman, yung knowledgeable, yung may utak, yung may ginagawa, hindi yung presidente ng silensyo, ha? Depesteho, pesteho, presidente ng nakatahimik, walang ginagawa, nagsusunog ng bangko dun sa loob ng Kongreso at Senado. Magandang umaga, Madam Lillian, sabi ni Madam Lillian. A blessed Tuesday po, Kuya Willie Espiritu and Madam Mau. Stay safe and healthy. More power, FYI. God bless us all. God first. Done sharing. Yun, nakapag-share na po siya sa mga friends niya. Ano ho? Ayan. O, Angelette, makatono, makamusta ka na? Nasa Pampanga yata tong magandang babaeng to. O, ilan na baby na kaya na ito ni Angelette? Tingin ko mga dalawa na eh. Medyo nangayayat eh. ayun ho. Unang-una yan ha. Ikalawa, yung illegal vendor na tinatawag. Yung illegal vendor actually, nasa ordinansa yan ng mga munisipalidad. Meron ho sa ating ordinansa na tinatawag nating vendors. Iba yung nagtitinda sa loob ng palengke, iba yung nagtitinda sa kalsada. Kung gusto nilang tulungan yung mga nagtitinda, kinakailangan walang bumubugaw dyan, walang nananalanta dyan, walang sinasalanta, walang hinuhuli. Di ba? Gagawa ngayon ang konsehal mo ng resolution. Gagawa ng resolution yan para magkaroon sila ng lisensya. Pwedeng patawan ng mababang presyo ng lisensya yan. And at the same time, pwede mong arugain, tulungan yung mga vendors. Halimbawa, cigarette vendors. Pwede magpagbayari ng taxes sa munisipyo. Hindi ba? Bakit sa Olongga po nangyari yan? Sabihin natin, halimbawa, ang syudad mo, bawal ang tamad. Merong cigarette vendor. Yung cigarette vendors na yon, hindi pwedeng cigarette vendor lang siya. Kailangan yan, provided ng idea ng mga munisipyo. Naintindihan kaya ito ng mga mayors natin at ng ating mga munisipyo? Dapat, butante mo yan eh. Di ba? Nakatulong yan sa, gusto mong makatulong yan sa pamahalaan mo, sa LGU, kinakailangan arugain mo, tignan mo yung kanyang karapatan at bigyan mo siya ng postura. Let's say, sabi natin, cigarette vendor. Pwede ka magtinda, may ID ka, may lisensya yan. Impose mo, meron silang different colors na t-shirt na dapat nilang isuot para alam ng mga jeepney drivers at ng mga
bumibili sa kanila ng candies and so on and so forth, na yan eh, pinakikinabangan ng munisipyo ng lugar, hindi lamang po sa lungsod ng Maynila, bagkos sa iba't ibang parte ng munisipalidad na napapangalagaan mo sila. Diba? Pati yung mga nagtitinda dyan sa labas ng palengke, dapat inaayos ho yan ng mga nangako sa inyong mga konsyal na sila'y tutulong sa inyo. Oh? Ang pagtulong, hindi pwedeng kawawa lang. Hindi ho pwedeng kawawa lang. Kaya, yung pinarinig ko sa inyong awitin ni kasamang Charlie Fry, dapat, ikaw ang bumoto eh, di ba? Ikaw ang nagbigay sa kanya ng karapatan. Di ba? Ngayon, hindi mo ginawa yung karapatan mo nung ikaw ay aming inihalal. Kaya sa darating na Mayo, taong 2022, sisintensyahan kita. Hindi ka na dapat mahalal muli. Eh marami kasi sa atin, tatanga-tanga eh, mga kaibigan. Halal ng kunsihal. Oh, sa probinsya, tawag pa nga dyan, kagawad. Kinawa dapat ang tinawag dyan. Hindi ho pwedeng binoto mo lang, hindi mo naman alam kung anong ginagawa niya. Magandang umaga, Susana Odin. Hello, good morning po. Ganun ho, oh. Oh, yung tiga Dagunoy Market na nanonood na rin. Oh. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Kinakailangan, even though that they are only a mere vendors, kinakailangan tinitignan mo yung karapatan niya. Habang tinutulungan mo siya, tinutulungan mo rin yung munisipyo mo. Nakakapag-create ka ng both parties na kumikita, yung vendor kumikita rin yung munisipalidad mo. Hindi yung aabusuhin mo. Hindi nga ho alam ng vendor, meron pala sila, kasama pala sila sa ordinansa ng kanilang lungsod. Tapos pagka nakakita ng polis, takbuhan dito, takbuhan doon. Eh naghahanap po ng marangal yan. Oh, ganun po ba natin itatrato yung ating kababayan? Now, kung magaling yung konsyel mo, ikinunduwit yan sa Kongreso at napag-usapan yan sa Senado, yung batas na yan na nagbibigay aruga sa mga vendor na yan, magiging national law yan. So mapapangalagaan natin sila, di ba? Ganun o yan eh. Ikatatlo, sabi natin, food price control. Oh, Janet Portalesa, alam mo ba? Pag binigyan mo ng 500 piso yung pamilya mo na nandito sa Pilipinas, tapos lima silang kakain, hindi na nila alam kung paano nila ibabudget yan. Oh, magkano na bigas? Oh, eh isang tali nga ng kangkong, 15 pesos na eh. Imaginein mo yan. Nagpabaya yung Department of Agriculture, nagpabaya yung Department of Trade, nagpabaya yung DPWS, ha? Nagpabaya ang naging kawawa pati dyan, transportation. Bakit, mga kaibigan? Marami tayong kongresista na hindi nila alam yung sinasabing farm to market road. Oh, imaginein mo yan. Imaginein mo, Lilian Gabriel. Imaginein mo, senador, congressman, nakalimutan niya ang ibig sabihin ng farm to market road. Oh. Hindi ba nakakagigil? Ang farm to market road, hindi ibig sabihin Manila to San Fernando, Pampanga. Hindi ho ibig, hindi yun. Kahit na gumanda ang National Road ng Pampanga, Bataan, Zambales, o San Mang Impierno, Laguna, sabihin mo,
gumanda ang National Highway ng Kalamba, ng San Pedro, ng Binyang, ng Batangas, hindi usapat yun. Hindi usapat yun. Ang tanongin ninyo, may bundok ba? Pag may bundok, mayroong ginagawang road patungo doon sa bundok. Bakit? Halimbawa, buko. Maraming buko sa kabundukan. Maraming lansones sa kabundukan. O, bakit nung ibaba sa patag, napakamahal na? O, paano? Paano kakayanin ng isang mamamayan na bibili ng isang kilong lansones, halimbawa, sani? Paano niyang kakayanin ang mahal? Bakit ito nangyayari yan? Yung road, ang pagkakaintindi ng mga gagong DPWH, ng DA, nakakarating sa patag ng matiwasay, hindi ho eh. Mula doon sa bundok, umarkila ng kabayo o kalabaw. O, magkano na yon? Magkano na yung naging charges noon? Tapos, from the grounds, aarkila ngayon ng jeep. Pag arkila ng jeep, lalabas ng highway, magbabayad pa yan ng toll gate fee. Ha? Babayad pa yan ng arkiladong sasakyan. Toll gate fee, gasolina. Pagdating halimbawa sa Pasay, pagdating sa Marikina, pagdating sa Quezon City o sa Maynila, magkano na po naging gasto sa traveling expenses nung ititindang buko? Ha? Buko halimbawa, magkano na naging traveling expenses niyan? Ngayon, ipinapatong ho yan doon sa paninde. O, pinapatong yan eh. O, tapos tataksan pa yan, di ba? Do you think that is fair? Kung nalagyan ho ng sapat na highway yan, ha? Nalagyan niya ng mga sapat na drainage, hindi nibahain, hindi babahain yan. Mapapamura yung bilihin. Bigas, gulay, even isda o livestock, yung mga manok, yung mga baboy, karne. O, ba't ang nangyayari? Imbis na bumili sa Batangas ng karne, ha? Bumibili yung ating mga seller sa China, sa Indonesia o kung saan man lupalop. Bakit doon? Diba? Pag bumili ka ng bawang sa Pilipinas, magkano per kilo? 300. O, bumili ka ng sibuyas sa China, 60 pesos. O, bakit? Eh, isang travel lang eh. Mula China hanggang dito, isang travel lang eh. Ibinarko lang eh. Di ba? O, ako ngayon yung distributor. Ipapasa ko doon sa mga dealer. O, mababa kuha ko eh. Di mababa rin mabibenta. Ito ang kakulangan ng Department of Agriculture. Ha? Na hindi mo maintindihan bakit pag dito ginawa, napakamahal. Ang kasalanan ng Department of Agriculture dyan, humingi ng bilyong-bilyong budget sa gobyerno, sa national, sa kongreso at sa senado, ngunit hindi naman inilalaan doon. O, hindi nilalaan doon. Kaya kailangan ng Department of Agriculture, walang inisip dapat yan kundi how they will protect the farmers, how they can help the farmers. O, kung pinuno ng tulong yan, tingin po ba ninyo mapapamahal ang isang tali ng tangkong? O, yan yung mangyayari ho yan kung ikaw, Juan de la Cruz, tama ang pagpili mo dun sa congressman tsaka sa senador mo at presidente mo na pinili mo. Hindi yung lagi nag-aaway yan, Senado, Kongreso versus Malacanang. O. Tapos,
yung presidente mo naman issue ng issue ng executive order. Bakit nag-i-issue ng executive order ang Pangulo? Karapatan niya eh. Bakit niya ini-issue executive order? Hindi niya mabola yung Kongreso at Senado eh. Kaya gumagawa siya ng sarili niyang batas kahit na masama o ikasasama ng mamamayan. Oh. Di ba? Katulad yung pag hindi ka nagpabaksin, ipauhuli ka. O kaya pagbabawalan kang pumasok sa mall, pumasok sa palengke, o kumain sa restaurant. Wala naman batas na nagbabawal na ayaw mo, kung ayaw mo magpa-injection eh. Hindi ka pwedeng pumasok sa mall, hindi ka pwedeng pumasok sa palengke, hindi ka pwedeng pumasok sa restaurant. O, ngayon, magpapalusot yung Malacanang, pipikit yung congressman tsaka si gagong senador. Nakapikit, nakapiring. O, katulad dyan sa Cebu. Kung tiga Cebu ko, didemanda ko yung mayor doon eh. Imaginin mo, bawal daw pumasok yung walang ID na nakapagpabaksin. Yan yung mga abuse of authority, whimsical and capricious. Kaya kailangan marunong kang pumili ng senador mo, ng congressman mo, at ng presidente mo. Ha? Hindi mo pwedeng abuso. Ha? Bakit may nilabas bang city ordinance yung nasa Cebu? Oh, yan ang titignan ho ninyo, hindi yung nabigyan ka lang ng 5 piso, ibebenta mo na yung kaluluwa mo dyan sa mga gagong politikong yan. Magkape muna tayo, baka magalit sa akin si Manang Lilian ko. Dali ah, mga kaibigan, tignan nyo, pakinggan ninyo kung paano humigop. Wow! Grabe! Yummy! Oh, Anvil Coffee, mga kaibigan. Grabe, oh. 8-in-1. Oh, ayan, 8-in-1. Oh. Oh, organic, lactose-free, anti-aging. Ay, natutupan buhay ito, mga kaibigan. Panalo! Maniwala kayo. Oh, sino ba? Ba't wala pa akong nakikitang mga tiga New Jersey? Tsaka mga Canada. Oh, yung Japan, nandiyan na. Elisa Pateño, okay ba pagtitinda mo naman? Yung si Elisa Pateño, nakilala ko yan. Ha? Manininda yan ng palengke. Oh, ang tiyaga niyan. Yung mga pinagtabasa ng tela, ginagawa nilang basahan yan. Oh, marami ang mga tinda. Napakamura pa ng kanyang binibenta. Alam niyo kung bakit? Direkta yata yan doon sa ano eh. Doon sa supplier eh. Ha? Ganun no, mga kaibigan. Eh, hindi po tayo pwede tatanga-tanga. Bawal po ang tanga. Dapat ang slogan ng Pangulo, bawal ang tamad. Bawal ang tanga. Hindi pwedeng tinatangga. Ayun. Lumutang bigla. Sabi ko na eh. Oh, good morning, Hanilet Piñas Cosas ng Canada. Magandang umaga sa iyo. Napakaganda ka pa sa umaga. No? Kaya yan, ano? Yung Department of Agriculture, eh dapat yan, pinapalitan. Eh yung presidente mo, paborito siya. Ayaw siyang tanggalin. Anong tawag doon? Capricious, whimsical, abuse of authority. Mamamayan ang tinatamaan. Sinong hindi nasasaktan sa mahal ng bilihin? Sino? Sino sa ating Pilipino ang hindi nasasaktan? Bakit natutuwa ang Pangulo dyan? Di ba? Department of Health, bakit natutuwa ang Pangulo dyan? Oh, yan ang tinatanong natin. Kaya, pagdating ng eleksyon, tayo ang mamamayan ang sisintensya sa mga hunderpupot na yan. Huh? Yung mga negosyante, hindi rin pwede nagiging abuso yan. Ha? Huh? Department of Energy. Oh. Bakit? Bakit walang mga patawad yung mga Meralco? Bakit walang mga patawad yung mga Sameco, yung mga electric supplier sa malalawigan? Ano binabiolate niyan? Bakit nakatanga, nakatanggod lang ang congressman mo at ang senador mo? Oh. 'Di ba? Like for example sa probinsya sa Zambales.
Sambales, Zay, o Sa, Sambales, Me, o Sameco, di ba? Sambales Electric Cooperative. Bakit mo tinawag ng cooperative? Pag tinawag mong cooperative, dapat yan nakarehistro sa CDA. O, hindi nire-rehistro. O, wala rin binibigay na dividendo sa kanyang mga consuming members. Why do we call them consuming members? Because yung nagbabayad doon sa ng kuryente, wala yung magawa kundi bumili ng kuryente sa kanila. Anong ginagawa? Maiputan lang ng ibon, maututan lang ng ipis, yung kawad, umambon, brownout! Wala namang paliwanag na maayos. Yang Batilik ng Batangas. Bakit doon sa Dabaw? Yung Daneco, napatino namin yan ni Congressman Nicanor Nicky Briones ng AGA Party List. Ganun o eh. Kasi, kita ninyo yung sinasabi ko ni Nicanor Nicky Briones ng AGA Party List. Agricultural Party List ho yun. Pero nakita namin na naaabuso na ang mga electric consumers ng Batangas, iniyugyug namin yan. Bakit ito nangyayari? Kasi bingi, bulag, bobo, walang pakinabang. Sila lang ang nakikinabang dyan sa mga electric companies na yan. Kaya hindi ho sila kumikibo. Ano pang ginagawa ng mga electric companies na yan? Nangungutang pa yan sa gobyerno na hindi nagbabayad. Ewan ko kung alam yan ni Presidente Digong. Mamala, Cecil Villarreal na nanonood na rin ng Canada. Good morning. Thank you po. Marami po tayong problema eh. Ha? Meron kang Department of Energy, Energy Regulatory. Wala namang saysay. Wala namang pakinabang. Kung walang pakinabang, Congress and Senate should abolish this Department of Energy and Energy Regulatory Board or Agencies. Hindi ho ba? Itong Department of Communication, bakit meron kanyan? Dapat pangalagaan nila yung Smart Globe. Ano pa yung isa? Bakit nangyayari yung pupugat-pugat yung ating signal? Bakit nangyayari yung bumili ka nga ng wifi, bumili ka para magamit mo internet mo? Bakit pupugat-pugat? Mukhang kinukuha lang ng Department of Communication yung tara nila, pero yung pakinabang ng mga consuming public, tayo yon. Diba? Naglo-load tayo araw-araw. Hindi naman natin mapakinabangan ng tama. Anong ginagawa dyan? DCTI yata yan. Ang alam ko, nilagat pa dyan si Hunasan eh. Bakit naubos yung pondong yan? Wala namang pagbabago sa serbisyo. Maniwala kayo mga kaibigan. Ngayon, ano ang saysay ng edukasyon? Ang edukasyon po ay napaka-importante sa buhay ng tao. Kung wala kang edukasyon, wala kang nalalaman. Ha? Membro ka ng Bobotic Society, kinakailangan mag-aral. Pagka nag-aaral ka, nagbabasa ka araw-araw, lumalawak ang iyong kaalaman. Kaya, kinakailangan, pagdating ng taong 2022, year 2022, sa May 2022, next year, kinakailangan, preparado tayong lahat ng mamamayan. Pipili ka ng presidente, abusado. Anong saysay nun? Ano saysay no? Pumili ka ng senador. Ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw doon sa kongreso, kaya nga nagbabakbakan sila. Sino na apektuhan? Sino po nasusugatan? Tayong mga naghalal sa kanila.
eh, tignan ninyo kung napakinabangan ninyo. Di ba? O. Eh, yan lang mga guru eh. Meron niyang supposedly na tinatanggap na pang-load dahil e-learning na tayo. O, eh, nag-aabono pa yung mga guro. Paano? Hindi ka pa ba matututo, bayan, mamamayan ko? Hindi ka pa matututong maghalal? Nagkakamot ng kili-kili, nangungulako, nangungulangot, yung senador mo, yung konsehal mo. Takang-taka ako eh, kahit na sa lungsod ng Maynila, Diyos Mar Joseph, marami diyang mga konsehal, konsuhol, wala namang ginawa, anak ng putragis na yan. Bakit nahahalal yung mga tarantadong yan? Sa kagaguhan ng mga botante. Bakit naglipa na at kaawa-awa ang buhay ng bawat isang mamamayan? Kapabayaan niya ng politikong binoto mo. Kaya huwag kayong gagago-gago, huwag kayong tatanga-tanga, mga kaibigan. Lagi natin pagkakaisip-isipin. Lagi natin, kasi ganito yun eh, simple. Diba, nagdasal ka. Panginoon, tulungan mo po kami. Ibinibigay ko na po sa iyo na kayo na po ang bahala na huwag pong magkakasakit ang aking pamilya. Huwag pong magugutom yung aking pamilya. Wala. Eh, anong ginawa mo? Bumoto ka ng gago. Sino ang sumakal sa kapwa mo tao? Yung mga ibinenta natin boto. Tandaan nun ninyo yan. Hindi magbabago ang bansang Pilipinas at hindi uunlad ang bansang Pilipinas kung ganyan tayong tumrato, kung ganyan tayo pumili ng ating mga konsehal, mayor, congressman, senador. Ganun o, mangyayari niyan. Uminom tayo ng kape muli. Sarap po ng Anvil coffee, mga kaibigan. Ito, 8-in-1. Mga kaibigan, 8-in-1. Ayan, lactose-free, organic, anti-aging. Napakasarap. Pero mas masarap yung padala ni Hanelit na kape. Mamala, wala ka pa napapadala sa akin kape. Just Mariosep na buhay yan. Kaya kinakailangan tayo mga mamamayan maging matalino. Imagine mo na lang sa mga municipalidad. Municipalidad. May mga ordinances yan. Saang munisipyo walang ordinansa? 'Di ba? Lahat ng munisipyo may ordinansa 'yan. Ako nakabahagi na ako sa lungsod ng Maynila nung panahon ni Lito Atienza. Ano yung nabahagi ko? Kasi one time naimbita ako dun sa isang car racing event. Car racing event diyan sa Silais Hotel, katabi ng aristocrat Reynaldo Tadeo. Magandang umaga mamala. Meron ako na ibahagi kasi naimbita ako dun sa car racing event ng araw. Pagpunta ko, wala akong maparadahan dun sa tapat ng Silais Hotel, Along Ross Boulevard. Alam mo ninyo ako kung saan ako nakaparada? Doon sa may magsaysay building, doon malapit na sa Pedro Hill. Biglang may nagbigay sa akin ng ticket, security guard. Nakatihan ko, natanong ko yung security guard. Sangkang security? Sa Silais daw. Nagulat ako. Isa, dalawa, ilang kanto? Ang layo, Silais Hotel ang naniningil ng parking fee. Aba, hindi pwede yun. Di ba? Ano yung pag-aari mo yung
yung public land, yung kalsada ng lungsod ng Maynila. O, kinausap ko si Lito at Tiensa. Sabi ko, Lito, pwede bang mag one-on-one tayo? Nag-one-on-one kami. Sabi ko, bigyan natin ng kita ang lungsod ng Maynila. Sa papaanong paraan? Eh, naimbita ako doon sa Silais eh. Napaparada ako doon sa Pedro Hill. May naniningil na security guard. Sumisweldo daw siya doon sa Silais Hotel. Eh, naandun siya sa Pedro Hill. Sakop ba ng Silais Hotel yung Pedro Hill? Imagine ninyo, ninanakaw yung collection sa parking. Naglabas ng city ordinance sa Maynila, nagkaroon ng mga parking fee at naglagay ng mga parking collectors sa buong Kamaynilaan. O, saan pumapasok yan? Sa City of Manila na. O, hanggang ngayon. O, yun eh. Kasi, kinakailangan tutulungan mo yung munisipyo mo kung paano kumita kesa ginagawang sindikato ng mga gagot durubo. O, good morning, stay safe ka, need ka bang taong ano, need ka bang taong bayan para malaman nila yung nangyayari sa paligid, sabi ni Madam Mamala, si Cecil Villarreal. Ayun ho, ang mga kaibigan eh. I-share mo yung nalalaman mo na pwedeng maging adaptable. Oh, di ba? Miski magsisigarilyo yan. We need to recognize them. We need to recognize them and give them a permit and an ID. At kikita ang munisipyo dyan, safe yung maninindah. Kung na-disgrasya yan, may ID yan. Oh, makikilala agad natin yung ating kababayan kung saan lugar nagtitinda. Ganun ho. Oh, hindi yung may pulis takbuhan pag natimbog. Imaginin mo nangyayari. Nagtitinda, dinampot. Kariton niya, tinangay. Yung paninda niya, tinangay. Inihagis doon sa truck. Na hindi inalam nung humuli kung saan ninakaw ni Juan de la Cruz yung pinuhunan niya doon sa kanyang paninda. Imagine ninuhunin niyo yan. Oh, nangyayari yan eh. Eh, paano gagawin natin? Gagawa ka ng karampatang batas na hindi maaabuso ang isang mamamayan at malalaman din natin paano natin ipiprevent yung abuso para maligalize mo at magkaroon ng fair justice. Mukhang hindi nakikinig si Ali, pakisabihan nyo. Oh, nagbo-broadcast po tayo. Oh, ayun ang kinakailangan, mga kaibigan. Kinakailangan lahat po pinakikinggan natin. No? Kinakailangan pinakikinggan natin. Eh, alam mo ninyo, kinakailangan pinapangalagaan po natin ang karapatan ng mamamayan. Oh, hindi ho yung pababayaan mo lang siya. Hindi ho ba? Yung mga dyaryo bote, yung mga magbabasura, pwede pakinabangan yan eh. Pwede rin silang makinabang. Di ba? Oh, eh, kunin ninyo kung head ng mga vendors na yan. Ipakikita ko sa inyo sa loob ng isang taon at kalahati, masisistemize ko yan. Maniwala kayo, hindi pwedeng mayroong magiging kawawa. Oh, yan ang kinakailangan po, hindi whimsical, hindi po pwedeng capricious. Ha? Hindi yung
Katulad lang yan, eh, mayroong city ordinance, no? Na bago ka makapagpatayo ng building o ng apartment o bahay saan mang munisipyo, ha, kinakailangan ang requirement dyan, meron kang sariling parking space. Kahit wala kang sasakyan, kinakailangan may parking space ka para pag dumating ang panahon na magkaroon ka ng sasakyan, meron ka ng paradahan. O anong ginawa ng mga SM? Anong ginawa ng mga Robinson? Ha? Anong mga ginawa ng mga mall na yan? Ha? Naglagay ng parking, yung customer nila, hino-hold up nila. Oh, sa paano paraan? Pumunta ka sa SM. Pumunta ka sa Robinson. Oh, pumunta ka sa Pure Gold. Oh. Pati nga lupa ng lusod ng Maynila, pinagbabayad pa nila yung customer, hindi naman kanila. Oh, kita na ninyo. Wala nang parking space yung mga siraulong yan. Naniningil pa. Diba? Yan, ganyan. Abuso, bawal ho yan. Masama ho yan. Pinagbabawal ng batas yan. Kaya hindi pwedeng aabusuhin mo ang kapwa mo tao. At kinakailangan, iniisip natin, paano bang makakaalwan? Paano bang mabuhay ang isang mamamayan ng relax? Ha? Relax silang makakapamili. Relax silang makakapamili ng mura. Relax sila na nakakagalaw. Hindi yung mag-lockdown ka lang, gagawa ng paraan ng gobyerno na maglikom ng pondo para ibigay ng ayuda. Eh, ako, ang tingin ko, doon sa pamimigay ng ayuda, eh, maraming kababalaghan yan. Ha? Inabuso mo yung kabangyaman. Ha? Pinag-contribute mo ang mamamayan, kaya may pera ang gobyerno. Ang gobyerno hindi magkakapera yan kung hindi tayong mamamayan. Lahat ng, kukuha ka ng business permit, kukuha ka ng license, magbabayad ka ng local taxes, magbabayad ka ng national taxes, pero yung pakinabang mo, kulang. Kinakailangan, merong pair and adjust. Di ho ba, sa ating hukuman, merong nakatayong babaeng ganyan, may hawak na timbangan. Ang batas kinakailangan, pantay-pantay. Hindi pwedeng may maaabuso. Oh, bakit may naaabuso? Bakit hindi ginagawa? Kasi pag ginawa, less sa corruption nila yon. Ha? Huh? Bakit laganap ang corruption sa ating bansa? Oh. Eh kasi, yung binoto mo, durubo, magnanakaw. Dila pa ng magnanakaw eh. Hindi na ho natatakot sa Diyos yan. Kahit sa demonyo, hindi natatakot yan eh. Ang alam nila, makasarili. Oh, magalit na kayo sa akin. Yun ang totoo eh. Oh, kaya kinakailangan, ikaw na mamamayan, alamin mo ang karapatan mo. Itong ibinigay ko sa inyong tip, ito ang simpleng karapatan mo. Even a tricycle drivers have the rights, mga kaibigan. Paano? Paano mapapangalagaan ang rights ng mga tricycle driver? Through your councilors, they can pass a resolution favoring. Ha? Favoring the tricycle drivers. Oh, paano mo matutulungan yan? Bigyan mo ng istasyon, ng paradahan yan. Oh, dapat may pilahan yan. Diba? May lisensya yan. Dapat nga yan, di kulay pa eh. Kulay yellow sa San Andres, kulay blue sa Malate, ganyan. Dapat sinisistematic yan ng mga konsyal, hindi yun ang anak ng putra giso. May konsyal ka, wala namang... Anong pakinabang puro kayo pagandang lalaki? Ang sarap ninyong pagsasampalin. Oh, tapos yung alam ninyong dapat may gagawin sa inyo, hindi nagkakaroon ng pagkakataon na manalo. Oh, meron kang congressman, yun at yun na lang, pamilya na lang na yun ang pininilalagay ninyo. Ni hindi nga mapaganda yung semento ng mga barangay ninyo. Oh, Diyos Mar Joseph, nabuhay yan.
Ah, sarap. Unbill coffee talaga. Ha? Pero masarap yung ano eh. Yung kape do sa Canada. Ano yung kape ninyo dyan? Honey Let Piñas Cosas? Sarap eh. Pagka ano, pagka nagbo-broadcast ako, nagkakaroon ako ng kalimot. Ay, Diyos Mariosep na buhay to. Kaya, yung simpleng pamamaraan kung paano natin gugustuhin na mapapakinabangan yung ating sarili at yung ating gobyerno. Ha? Oh, eto pa. Meron pa isa humabon. Si Pilisa Malibiran. Good morning po. Sarap ng higop nyo ng kape. Ay, naku, Diyos Mariosep. Eto pa, oh. Anvil Choco. Anvil coffee na. Anvil Choco pa. Ha? Madam Lilian, di mo ako napadalaan kahapon. Umorder si Commander. Pati dishwashing, meron yan eh. Oh. Si Aster Elgin Colin, ang mahirap ngayon, tila nagkukulang na ng direksyon ang gobyerno. Yun ang maliwanag, mga kaibigan. E, paano nga hindi magkukulang ang direksyon ng mga mamamayan? Alam ba nila kung bakit nila binoto si Rodrigo Roa Duterte? Alam ba nila kung bakit nila binoto si Leni Robredo? Alam ba nila kung sino yung matinong congressman na binoto nila? Alam ba nila kung matino yung senador na binoto nila? Alam ba nila kung sino yung konsyel na binoto nila o yung kagawad nila sa mga lalawigan? Yung mayor nila, kilala ba nila ng tunay? O, eh Diyos Mariosep, magpapasa lang ng ordinansa favoring the rights of the people, hindi pa magawa. O, kongreso pa. O, tapos mapapanood mo sa television, mapaparinggan, maririnig mo sa mga radyo, sa Facebook, mababasa mo sa pahayagan, nagbabakbakan. O, ayan ang ano eh, yan ang hirap eh. Kaya, katulad yung ano, oh, sandali, mukhang gusto mag-react ni Lilian Gabriel. Opo, Kuya Will, naagad po sa dami ng order, next shipping po. Thank you. Ayan. Maraming salamat. Kaya ito si Lilian Gabriel. In love ako dito eh. Ah, ang sarap yan eh. Ang sarap ng kanyang ano, Anvil Coffee, tsaka Anvil Choco. Oh, eh, alam mo ninyo, pag kinapos ako, mabobobo ko niyan. subukan ninyo. Lahat ng butika, meron kayo mabibili niyan. Huwag lang kayo bibili sa Mercury Drug. Mahal doon. mamaya paparinig ko ulit sa inyo yung awit ni ano ha, ni Charlie Pry. Ang ganda eh. Ha, lagot ka. Yan ang mga ano eh. Kasi ang dami na po talagang abusado eh. Kaya sa taong 2022, ha, huwag kang magpabaya. Ha? Ang gumagawa ng pagpapaganda ng buhay doon po sa hanay ng local government, yung konsehal mo tsaka yung mayor, pag ang usapin ay national, ang gagawa po ng batas dyan ang kongreso at senado, ha? Kaya wag nyo papabayaan ho yun. Ho, meron pang isang awiting maganda si ano eh, si Charlie Pry eh. Ha, hindi ko ma-trace eh. Kanina nakita ko na eh. Ito nga, ini-scan ko, sana makita ko miya-miya. Ano, kinakailangan talaga. Hindi lang ho yung tumatawag ka sa Diyos. Ha? Hindi lang ho yung tumatawag ka sa Diyos. Kinakailangan, pag humingi ka ng tulong sa Diyos, alam mo rin kung ano ang kahinatnan ng ano, katulad nito, nakita ninyo yung bagong ginawa na impormasyon ng Broad Stream Cast Communicators. Ito po, oh. Ayan, oh. Kita ninyo? Ayan si Willie Espiritu, oh. Ayan.
FYI, bakit may ulo na maraming kakayahan? Sabi nila, ang FYI, maraming naiisip, maraming kakayahan magbigay ng balita. Ganun ho yun. Kaya yung brain ang pinakita dito. Kung ang broadcaster mo walang utak, ang tawag ho doon, utak biya. Nako, Diyos Mariosep, oo. Oh, yung our daily bread. Bakit ang galing, bakit respetadong-respetado ko yung our daily bread? Imagine mo, pag bungad mo pa lang ng Broad Stream Cast Communicators sa umaga, nagbibigay ng homily si Brother Mar Rodriguez. Oh, nakakaroon ka ng eye-opener. Oh, hindi ibig sabihin, pag humihingi ka sa Diyos, ha, puro lang hingi, hindi ko pwedeng ganun. Kinakailangan lahat yan merong pakinabang. Oh, sandali, hanapin ko. Nawawala eh. Ba't mukhang kinakarit yung kanta ni Pa Charlie Pry? Ha? Kanina meron ako dito yung isang maganda eh. Oh, ang lumalabas sa akin ito lang 2,000. Ha? 2,000 lang balagay mo sa akin, Charlie Pry. ako nga nanlilibre dyan para lalo na akong naaalala. Pero hindi, magaling na tao to si Charlie. Sabi nga niya, pwede namang bumili ang DOH ng direkta. Milito! Rodelio Militante. Buenos dias, Sir Willie. Dios te bendiga. I mantente salvo. Ah, siempre. Buenos dias. Buenas noches, buenas tardes, amigo. Oh, eh magaling na. Nasa ano yan eh? Nasa... Magaling yan eh. Tiga Kalambayan eh. Ikaw ba, militante? Alam mo ba na si Dr. Jose Rizal, kamag-anak ko yan? Oh. Totoo, walang biro. Doon sa... Alam mo yung bulingan dyan sa Kalamba? Yung tapat niyan, yung bahay nila Rizal eh. Di ba? Oh, kamag-anak namin yan. Kaya matulis tayo eh. Ohayo gozaimasu, Carlo Crisologo. Oh, ayan. Kaya, kinakailangan, ha? Meron tayong, alam mo ninyo, kinakailangan kakain ka ng masustansya, ha? Para nabubuo ang iyong kaisipan. Ha? Kaya tayo ha, mga kaibigan, Mayo, ha? Mayo 9 yata ang eleksyon o Mayo 5, ha? O yung COMELEC. Bawal na hanggang September 30 na lang daw. O, di ba? Hanggang September na lang daw, kaya yung mga applying voters may pagkakataon pa kayo magparehistro. Tao, kada mag-eleksyon, mayroong registration para may pagkakataon yung mga mandaraya na maglagay sa COMELEC. Ah, kaya po pala, guwapo at habulin din kayo. Ay, talaga. Oh, talagang napakatama yung sinabi mo, Mr. Milito. Militante, importante na amigos, ke barbaridad. naalala ko nung nabubuhay pa yung ina ko, hindi ko narinig yun na nagsalta ng mga mura. Yung mga na mo, yung mga ganon, wala ko narinig dun eh. Tumanda ako ng ganito. Ha? Hindi ko narinigan yung aking ina na nagsalta ng yung na mo. Ganon. Ang pinakamura niya eh. Sir Berguenza! Baros! ano ba pilihan ng nanay mo at may pagka-Espanyol? De Juras. De Juras. Que pasa? Ayun eh. Kaya tayo po maging matalino, mga kaibigan, ha. Bakit importante na kilala mo ang iboboto mong konsehal? Ha? Dapat alam ninyo na yan ang pwedeng gumawa ng ordinansa para maisabatas ang nagiging problema ninyo sa inyong mga lugar. Ha? Kung kayo ay vendor, kung kayo ay magbabasura,
kung kayo ay squatter. Hindi po pwede. Katulad po yung national ID. May magna-national ID, hindi na nga pinadaan sa Kongreso at Senado yan. Pumikit mata na nga ako dyan eh. O. Diba? Meron bang inisyong executive order dyan? Wala. Pinakulo lang ng Malacanang, inayunan ko na lang. O. Kasi, panahon pa ni Cory, panahon pa ni Gloria, panahon pa ni Era, panahon ni Fidel Ramos, panahon ni Aquino, lahat naging duwag eh. Hindi na-impose yan eh. Oh, eh ngayon, kahit walang batas, na-impose. Mga bata ngayon, alam na nila ang salitang kurakot. O, oh, kita na ninyo. Yung mga kabataan nun, hindi nila alam kung ano yung kurakot o yung magnakaw eh. Ngayon, alam na nila eh. Meron nga mga kabataan, nagnanakaw na rin eh. Bakit? Eh, yung politiko lang ba pwede magnakaw? Oh, hindi pwedeng gagawa ka ng batas, eh kinakailan lalagyan ka pa. Tignan mo, nakakaawa ba ang iyong constituent, ang iyong kababayan? Ha, safety ordinance lang, hindi mo pa magawang tulong sa akin yan, sa amin? Ganun, dapat naiintindihan ho natin yan. Bakit nakapagtayo to ng apartment, ba't tayo nakapagtayo ng ano? Ha? Bakit nakapagtayo, wala man lang parking, tapos nakahamba lang sa kalsada. O, nagiging sanhipan ng traffic. Matatalino mga bata ngayon. Sa computer. Magagaling sa TikTok. Yung mga kabataan ngayon, mamala. O, ang gagaling nila sa gadget. Pero pag sulatin mo, balubalok to. O, yan ang dapat natin matutunan. O, maniwala kayo. O, eh, Diyos Mar Joseph, yung mga apo ko nga eh, gulat na gulat ako eh. Ang gagaling. Eh ako, alam ko lang, text and call. Oh, yun lang ang alam ko eh. Natutunan ko nga lang itong pagbo-broadcast na ito sa bahay, kay dito sa Broad Stream Cast Communicators, dito kala Charlie, diyan kala Tony Salaw, tsaka kala Ben Paipon. Eh, Diyos Mar Joseph. Kaya, mga kaibigan, tandaan natin, kaya kayo naghahalal ng congressman at ng senador at ng konsyal at yung mga implementor nyo ay lumabas na katino-tino, ano, kinakailangan ang pagpili, ha? Hindi yung binigyan ka ng 100, 500, 1,000, 2,000, hindi ho ganun. Kasi pag dinivide mo yan sa 1 year, 365 days yan. Yung pinakinabangan mo ba, aabot ng 365 days? E tatlong taon, mauupo yan sa Kongreso at sa Konseho. Tapos yung Senador, 6 na taon. Yung Presidente, 6 na taon. Nakakalimutan na po kasi ng karamihan na laging may kaakibat na pinsala ang pag-unlad. Ayun nga ho eh, kasi pinaiiral natin yung personal interest. Hindi ko pwedeng maging personal interest eh. Oh? Kaya nga sabi ko sa simpleng paliwanag lang eh. Bakit may vendor? Bakit hindi mapangalagaan niya ng mga siyudad? O oh, kahit sa probinsya dapat ini-impose yan how they will be recognized. At ano ang magiging contribution niya sa kanyang munisipyo? At ano naman ang magiging contribution ng munisipyo para sa kanya? Can we give them an insurance? Yes! If pumili ka ng sapat, tapat, matalino, at may kakayahang konsehal. Dasal ka ng dasal, hindi mo naman ginagawa yung dapat mong gawin. Need prayers pagboto kung sino pwedeng ihalal. Ganon. Oh. Kaya, eh, katulad na kung Senador Richard Gordon, nako, numero 2 sa akin yan. Bakit? Numero 1 sa akin eh, Binader. Oh. Patawad po mga kaibigan ha, sabihin man, ano man ang sabihin ninyo, ang number 1 ko sa Senado, Binader. Eh, nakita ko pag-unlad ng Makati eh.
No. Nakita ko, pati ang mga kainan ng street food dyan, well organized. Oh, bakit? Eh, Diyos Mar Joseph, yung puso mo sa bayan, yung mamamayan mo, oh, bakit ka kakandidato, senador, bakit ka kakandidato, senador, presidente, eh, yung syudad mo lang, hindi mo pa maayos. Di ba? Ganun o yun eh. Oh, yung mga abusong pulis, tinitikpas yan. Hindi yung pwedeng nag-aabuso. Oh, hindi ho ba? Oh, kinakailangan mapagmahal tayo sa kapwa natin tao. Paano natin sila mapapagamot? Maasahan na eh, kinakailangan meron kang maayos na hospital. Di ba? Protektado ang mamamayan mo sa sakit, katulad ng hospital ng ano ng Luzon na Maynila. Binibigyan ng importansya ni Isko Moreno ang kanyang kababayan o sa Maynila, at hindi lang sa Maynila, kahit tigang labas ka pa ng Maynila. Mayroong isang lalaking na biglang lumutang eh. Pwede po PM kayo para malaman ko, mabati ko kayo. Ha? Meron po ba kayong gustong ishare doon sa aking sinasabi? Alas 9:18 na po at meron na lamang po tayong 10 minutos na nalalabi. Ano ho? Kaya pagkatanda, tandaan ho natin. Ha? Sabihin ninyo, lagot kayo, 2022, sisintensyan ko kayong lahat. Hindi ho pwede na magpapabaya tayo sa pagboto natin. Maging matalino tayo. Ho? Maging matalino tayo. Ha? Kaya tatanda natin, ang magkakrap o gagawa ng batas in favor sa mamamayan ay ang Senado at Kongreso. Sa local government naman, ang gumagawa ng batas para hindi maabuso ang iyong mamamayan at mabigyan sila ng parte doon sa kanyang nasasakupan, eh ang makakagawa po niyan yung mga konsehal ninyo, ha? At ang implementer ninyong mayor o ang presidente, eh titignan ninyo, may kakayanan ba siya? Ganon. Hindi yung dahil presidente, meron kang karapatan gumawa ka ng executive order. Eh kasi alam mong hindi papasa doon sa Kongreso at Senado. At alam mong tatagal yung usapin doon sa Kongreso at Senado. Gagawa ka ng executive order na makakasugat ka sa kababayan mo. Huwag ninyong tutulutan yan. Huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon na nakakaporma ho sa atin yan. Dapat karapatan natin ang titignan nila. O, tayo naman mamayan, tutumbasan natin. O, sana yung gobyerno ma-realize nila na matuto ang mamamayan na magbayad sila ng taxes nilang dapat nilang bayaran. Ha? At hindi pinapanakaw ng gobyerno yung pera ng bayan. Yung pera ikinokontribute namin, igagamitin ninyo yan kung paano magpaunlad. Oh, eh ngayon, wala akong nakita na nakapagtawag ba kayo ng mga investors para madagdagan natin ang mga paktorya, ang mga manufacturers natin dito. Eh, sino-sino lang ang nakikinabang? Oh, sino lang ang mga... Diyos Mar Joseph, oo. SM, Robinson, Pure Gold, yan na lang ang nakikinabang eh. Oh, yan na lang ba ang talagang gatasan ng gobyerno? Eh, Diyos Mar Joseph naman. Kaya, wag naman nating tulutan na mauulit yan, ano ho? Dahil pangit eh, ha? Pangit. Kinakailangan makahinga ang mamamayan. Hindi yung ayuda, ayuda. Bakit nyo kami bubuhay sa ayuda? Dapat mabuhay sa tamang pamamaraan ang mamamayan. At alam mo ninyo, ang magandang ihambalang ng Senado at Kongreso, tsaka ng mga mayor, bawal ang tamad. Pag sinabi mong bawal ang tamad, bigyan mo ng trabaho. How? Oh. Ganon. Paano mo mapaproteksyonan? Oh. Magpulong-pulong kayo dyan sa konseho ninyo. Oh. Eh, ito po ang inyong programa, ha? Na lagi na lang nakaantabay sa inyo. Oh.
Gilo na gilo ako dito eh. Dito sa 2022, tayo. Hindi ka na mananalo. Oh, ako ay ang pasyon ko. Lupit mo. Sigat sa diras, inipit ng wagas. Suminadas. Buka ay papabait at walang santo. Wala nang pera ang pogo. Okay na. Ang burakay. Ako'y natutunan na huwag ka nang umasa. Olat! Sibakin ang mga walang pakinabang na politiko, mga kaibigan. Okay ba yun, Carlo Crisologo? Oh. Hala! Pork barrel! Naku. Naku, Diyos Mario, sir, mga kaibigan. Maawa po tayo sa ating sarili. Ho? Oh? Ayan. Okay. 22. May tatak mong aso. At daga, may ipis at langaw. Insekto. Gulat ko rin kayo. Silat. Sabihin sila ay mas magaling sa iyo na rin. Pag ikay natulas, sabihin mo malas babay sa iyo. Gudas. Mga Hudas na mga nagpabaya sa bayan, dapat nang kalusin, mga kaibigan. Mabuhay ang lahat ng kurakot sa gobyerno. Wala bang hindi? Wala nga bang hindi? Ayan, eh, Diyos Mariosep. Kinakailangan ho talaga, ano, ha? Makita natin. Ito, isa na lang. Sandali, titingnan natin. Ang tumpak na oras, alas 9, 24, at ito pa ang isang napakagandang kanta ni kasamang Charlie Pry, mga kaibigan. Bobo Chichan. So, mga kaibigan, sana nag-enjoy kayo sa akin talakayin ng umaga. Ang Tabayanan, yung programang kasunod ko po, ha? Si Castle Baysa. At hindi po tayo kumakalaban sa ating pamalan. Ang sinasabi natin, matuto tayong maghalal. Ha? Maniwala kayo. Ayaw pag ayaw, ayaw pag gusto, may paraan. Ha? Yung mga ayaw-ayaw, maraming paraan yan, mga kaibigan. Naku, Diyos Mariosep. Thank you so much, kasamang Charlie Pry.
Sana may makulong ano bago magtapos ang 2022, ha? Kaya pilitin po natin ang ating karapatan. Maghalal tayo ng tamang aiyahalal natin para yumabong ang ating bansa. Pag yumabong po ang bansang Pilipinas, kasabay din po yan ang pagyabong ng inyong buhay. Maniwala kayo, ang Senado at ang Kongreso ang guguhit, gagawa ng tamang batas, paborable sa mamamayan, hindi paborable sa mga magnanakaw. Ang konseho naman, ang mga konsehal, yan naman ang uugit ng mga resolusyon para sa kapakinabangan ng mga nahihirapan sa kanyang lunsod. Oh, kaya sa inyong lahat, maraming salamat. Wish ko lang, Kuya Will. Yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig, and I hope nag-enjoy kayo sa topic natin for today. At late nang lumabas ang litrato ni ni Maring Lina Reyes. Ha? Sa inyong lahat, New Jersey, Los Angeles, Japan, Hawaii, Honolulu, sa inyong lahat, sa China, ni Hao Ma. Maraming salamat. Susunod na po ang Digital Patrol ni kasamang Selva Isa. Ako po ang inyong kaibigan. Simple. Tanggalan natin yung ating salamin. Yan po. Guwapo! Diyos Mario Sep. Kalaw mukhang kamukha at kahawig na kahawig ni Altantay. Ha? Richard Gomez. Naku, Diyos Mario Sep na buhay ito. Willie Espiritu po ng inyong palatuntunan for your information. God bless us all. I love you all. Bye-bye. I love you.